Hey everyone, it's me, Giant. Welcome back to another video. Gusto ko lang kayo batiin lahat ng happy, happy new year. At ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog after mga 2 weeks or 3 weeks. Sobrang nagpahinga ako. Pero ngayon, lalarga na ulit tayo. And for today's video, pupunta tayo ng Binondo. Dahil ang gagawin natin ay mag-food trip doon. So para sa mga gusto pumunta ng Binondo, panoorin nyo lang to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwedeng kainin at puntahan. At meron mga masasarap na pagkain. So let's go! Kasama ko pala mga kaibigan ko. The videographer na magulo. Si Bon, si Oliver. Oy, ba't naman naka-shade sila lang? Guys, medyo malapit ko kami. 5 minutes away from the place. Eskolta ba yun? Eskolpa? Eskolta. Sculpture na lang. Eskolpa, eskolpa. Hindi ba Spanish word yun? Oo nga. Yes. Di ba? Oo, di ba? Ang galing ko. Wow. Naririnig ko yan sa ano? Sa Maria Clara. Eskolpa, eskolpa! Sa Gumburza. Ayan na guys. Yung pag tinatanong ka ng nanay mo, nasa ka na? Eskolpa! Anong entry mo? Yan yung kapag ano mo. Ano? Mangulan. Parking, kasi medyo mahirap maghanap ng parking. I'm so excited! Sana maabutan man natin. Anong oras na guys? 5:26 PM na. Sana meron pa tayong maabutan at kahit pa paano na ilaw. May dala din akong perfume. Hoy! Hello! Guys, this is Neko perfume. Kung gusto nyo ba mag-order, meron sa Shopee. Meron din sa TikTok. So, abangan nyo na yan. At good to go na yan for the rest of the night. Let's go! Parang ano, feeling ko nasa ibang bansa tayo. Yung ganun yung feels ng lugar dito sa Binondo. Actually, hindi ko alam kung nakapunta na ako dito before. Pero sa Divisoria nakapunta na ako. Pero parang sa Binondo, hindi pa. So yung feels niya parang kang nasa Taiwan. Ganun. Hey, tumabi ka, girl! So guys, nandito na tayo sa una nating lugar na pupuntahan, ang Dongbei Dumpling. Ma'am, ano pong bestseller po? Sige ma'am, isa po niyan. Diba? Parang magsasalita pa lang ako, tayo na pala yung mag-order. Dongbei Dumpling ang pangalan. Wow, ito talaga nabigay sa ating numero. Pero excited ako matikman. Ano siya? 14 pieces for 200 pesos. I-review natin kung ano yung lasa nito. So, antayin na lang natin. So, may nakita mo yung baboy, ha? Ay, ano? Kataya ng baboy. Sabi ko sa kanya. Titak po tayo! Titak po! Baka ulit tayo. Eh, may nakawala! Dangi, where are we? We're on top of the... Sobrang taga namin nag-atay kung ano-ano na napag-uusapan na. Lalo na pa si Mama. Tangi! Tangi na mo! Tangi! Ba't amoy minudo ka? Tangi! Ba't ang laki mo? Tangi! Tangi mo! Tangi! Tanging mahal! Tangi! Mouthwash ka, bro! Aray! Wait lang, may sumirit na ihit sa loob. Gagi, basa yung foot mo! Uy! Yahoo! Okay guys, so nakuha na natin ang dumpling. Itikman na natin siya. Tignan natin kung ano yung tsura niya. Baka naman siyang dumpling. Ay, ang puti. Naging puto. Meron siyang sauce. Hindi ko alam kung vinegar ba siya or medyo may pagkasoy. Wow! Tikman natin. Kasi sikat to. Ulo. Wala akong maayos na video pag itong mga kasama ko. Nagigigil talaga ako. Oh, no. Okay. Taste test. First bite? Yep. So, grabe yung usok siya, guys. So. Inip.
This one is a boy, but a woman is a mother. Ang tawag dito ay pork kuchay. Parang hindi ko masyadong lasa yung pork. Parang medyo may vegetable. May vegetable yata siya eh. Masarap yung wrapper niya kasi makapal. So, patikim na natin sa friends natin. Ano masasabi mo? Yung sarap ng sauce, grabe. Yung sauce niya para siyang ano. May pagka-vinegar, no? Ayan siya. Umuusok siya, hindi lang kita. Rate mo over 10. 1. Number 1. So, ito guys siya. Yung para siyang merong vegetable. Katawan. Ang init kasi tangi. Ako na, A3. Kaya nga ako na. Masarap. 10 over 10. Ano lasa niya? Pero magkano? More on veggie. Veggie, no? Yun yung mas nangingibabaw. Si Von na. No. Pagkakon na ilang parang hindi siya yung ordinaryong dumplings na titikman natin. Oo, fairness. And then the sauce. Sarap. Iba. Okay, so far overall, for me, mas nangibabaw yung vegetable than the pork. Meron siyang pork, tapos kakaiba din yung sauce niya. Hindi siya your usual sauce. Plus, yun nga yung wrapper, medyo mas makapal. So, kapag sinerve din sa'yo, sobrang init. So, it's a yes for me. Guru mga 7 over 10. On to our next, let's go! So for our next food, dito tayo sa Wongke. At ito yung mga skewers, yung mga binibenta nila. Parang may mushroom, may pork yata, hindi ko alam. Pero punta na tayo para matikman na natin to. Let's go! Nakuha na natin ang ating pangalawang pagkain. Ito po ay 4 choices. Meron tayong mushroom, sausage, meron din tayong rice stick, at saka tofu. Yung amoy niya, amoy Indian food. Or amoy, basta may spices siya na medyo hindi ako fan. Oo, at saka itsura nung iba kasi parang dry. So, tikman muna natin to. I feel like ito yung rice stick. Oh, tingnan mo yung mga mukha. Tikman na natin. Meron siyang sesame seed. Meron nilalagay na sauce sa kanya. Plus, may barbecue powder. Tsaka may isa pang powder na nilagay kanina. Ito yung lagayan nila. Para siyang foil sa loob. Parang ampaw. Okay, next. Tikman natin to. Ito yata yung tofu. Medyo maalat. Pero ang sarap nito. I love it. Parang it's a yes for me yung tofu. Next, we're gonna try this. Ito yung sausage. Ito parang ang dry niya tignan, no? Alam niyo yung mga potato? Yung nakaikot. Oo, parang siyang ganon. Ay, ang good. Parang walang lasa. Pero may lasa siya. Parang siyang hindi sausage. Sakto lang yung lasa niya. And for our last, ito ang mushroom. So, tikman na natin. Medyo dry din yung itsura niyan. Oh my God! Ang sarap nito! Oh my gosh! 11 over 10. Sarap nito. Oh, tingnan mo. Sinabi lang masarap. Kinukuha na. Ang sarap nito! It's a very, very yes for me. Good trip na. Ayan. Ganyan na lang, guys. Tapos saka ko na lang hingiin yung mga ratings nila after. Sarap, no? Ano na masasabi mo sa lahat na natikman mo? Yung tofu din, masarap siya. Malasa. Yung mushroom, siya talaga yung number one. Mas malasa siya. Ito, medyo bland, yung sausage. Okay. Tapos yung cheesecake, hindi ko natikman. Anong cheesecake? Tema lang, cheesecake! Ano masasabi mo sa lahat na natikman mo? Sausage yung natikman ko. Sausage yung natikman niya! Napakaano niya! Pero masarap to. Tama lang pala. Tama lang. Sakto lang, sakto. Ito yung mushroom. Kanina ka pa, ma'am. Mushroom lang natikmang. Hindi mo, Beb? Ano masasabi mo sa mushroom? Dahil sa mushroom, may mushroom talaga siya doon. Number one ko is yung mushroom doon. Second ko yung tofu. Tapos third ko to, yung rice steak. And last ko to. Parang pinakawalang lasa yung ano. Sorry to say, pero parang plastic to na ewan. Okay lang. We love an honest review. Okay, so basically, pare-parehas kami ng verdict. It's a yes for us yung mushroom. Sobrang sarap. So, itry nyo din. So, yung mushroom kasi guys, para siyang may pork din na lasa. Hindi siya lasang mushroom eh. Kaya yun yung unique. Tsaka yun yung kakaiba. Parang pares lang yun. It's a yes for us. Let's go on to our third food. Okay, nandito na tayo ngayon sa bridge ng Ongpi North Bridge. Parang sabi kasi ng kaibigan ko, isa daw to sa pinakasikat na kainan dito sa Binondo. So, papasok tayo. Medyo narinig ko din kanina na para siyang karinderya, pero mga fast food. Sabi nung dumaan kanina. So, tatry na natin. Let's go! Pagpasok nyo pa lang sa loob, sobrang bango niya. Loob ba to o labas pa din? Loob at labas. Ang bango niya. So, pipili na lang tayo kung ano yung pwede nating bilihin dito. So, ito yung menu.
at ang best seller nila ay frog legs at oyster cake. Oyster cake. So order na tayo. Let's go. Ating frog legs. Actually, hindi siya mukhang frog. Mukha siyang chicken legs. Pero ang itsura niya po ay ganito. So, yung price ng small nila is $2.75. So, meron silang sauce din. Feeling ko sour sauce to or something. Okay, so titikman na natin. Parang ang sarap. Ang sarap! Mas soft siya or ewan ko baka sa akin lang. Mas soft yung texture ng meat niya kesa sa chicken. Kamalinam-nam. Ang sarap. Tin-over-tin talaga ito. Next taster. Ang sarap. Ito, wala pa. Dahil tikman nyo muna lahat, tapos saka na kayo mag-review after. A few minutes later. Ano masasabi nyo sa frog legs? Ang sarap. Yahoo! Ito naman ganyan yung mukha. De, kasi parang yung tot na frog siya. Tapos makikita mo, liliit ng ano na ito yung paa niya. Masarap yung frog legs. Ano siya? Parang chicken nga, katulad na sinabi ko kanina. Pero ang weird lang kasi na pag-iisipin mong palaka yung kinakain mo. First time ko kumain ng palaka. Nakakapag-dissect lang kami ng palaka nung grade 6. Pero di mo naman expect na kakain ka ngayong mga panahong to. Pero I love it. Yung sauce niya, sobrang perfect para sa lasa. Masarap ng palaka. On to our next food. Tara. So, nandito na tayo sa fourth nating kakainan. Dito tayo sa Mr. Ube. At magta-try tayo ng kanilang ube siopaw. Kanina pa ako naghahanap. Meron kaming nakita na sobrang laking siopaw. Pero hindi na namin naabutan kasi close na. So, itatry na lang natin to since first time ko lang rin makakatikim ng ganito. So, ayan. Let's go. Pila na tayo para makabili na tayo. So, nakabili na tayo ng ube pao. Ito siya. Wow! Meron silang bola-bola at saka asado. Pero ang bestseller daw nila is itong bola-bola. Ito, itsura niya. As you can see, color purple. Tikman natin yung tinapay. Hindi naman lasang ube. Kulay ube lang. Pero ang sarap ng tinapay. Bola. Literal na bola. Bola-bola. Uy, pero nakakita ba'y usok? Hindi. Edit mo na lang, Choy. Kunyari may usok. Diba? Ang sarap! Oh my God! This is 75 pesos, by the way. Sarap. Oh my God, guys! Sobrang sarap na ube pa! Guys, ito yata yung pinakamasarap na siopaw na natikman ko sa buong buhay ko. Sobrang sarap na! Hindi ako nagjo-joke, be! Ayan, ito yung itsura niya, guys. Yes. Tikman mo na. Para ang dami niyang ingredients, no? Hindi lang isa. Damot. Sarap po. Parang masarap talaga ng atso. Mamaya na ang verdict, ha? Ano yung bola-bola? Giniling ba ito? So, ano pong masasabi ninyo sa ube pao? Yung laman niya, legit na laman. Yung bread niya pa lang, perfect na. Ang sarap niya. Lalo na syempre pag mainit. Mas masarap kainin ang pagkain kapag ka mainit. Grabe yung tinapay. Ang sarap. Tapos pag natikman mo na yung laman. Oh my gosh. This is not a drill. This is not a drill. Ay, itry niya na ube pao dito sa Mr. Ube. Ikaw na ba si Mr. Ube? Huh? Pinihilit ang pusa. Be, ang sarap. Galing niya Sir Jerry, ha? Si Sir Jerry Chua kasi ang owner nito. Nakita ko. Ayun o. Ito siya. Pakita mo. What the dog doing? Kasi magkamukha nila ni Drill. On to our next food. Let's go! Para naman sa susunod nating pagkain, nandito tayo sa tapat ng Mr. Ube. At ito ang Baker's Fair! So dito, mga hopya yung binibenta nila. As far as I know. Tama ba? Tapos meron din mga bagong luto. So titikman natin ang kanilang hopya na munggo. Tala. Tala. Tara. Baker's Fair. So, 160 siya isang box at ang laman niya ay 20 pieces. Sobrang dami at sobrang init pa niya since bagong luto lang siya. Tatry na natin. Mahilig ako sa hopya pero yung alam mo yung usual hopya lang, yung mga nabibili na naka-box. Tipas hopya. Tipas. Mm.
Oh my gosh, guys! Magical! Ang sarap, babe! Tikiman mo na! Tikimin ko na! Ang sarap nito! 11 over 10. Tingnan nyo, guys! Tingnan mo gano'ng kalambot. Sobrang lambot niya lalo. Sarap nga talaga. Ang sarap! Nice one, Baker's Fair. Ngayon ko lang narinig yung Baker's Fair, ah. Uy, guys, sobrang magugustuhan to sa bahay. Sarap! Lalo sila mother. Magugustuhan sa mother and father. For its price, very worth it. More than worth it. So, ang oras ngayon ay 7:16 na ng gabi. Nabot na kami ng ilang oras. Medyo okay lang naman sa pag-aantay. Hindi naman ganun katagal. Kasi base sa mga napapanood ko, yung iba nag-aantay ng 1 hour. Baka depende siya sa restaurant na pinipilahan mo or shop. So dapat guys, dito kami. Pero cut off na, sobrang haba ng pila. Kaya, sana tayo. What if magpasabay kami? Nag-iisip kami kung paano kami makakatikim eh. Parang ang sarap. May mabuting kung nilalang na kinausap si Anche. Taga Cebu daw si Madam. Papasabay na lang kami. Sana makasabay kami ng food para matikman namin to. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot. Kasi sobrang haba ng pila, diba? Tapos ang lutuan nila, isa lang. Tapos, isa lang nagluluto, si ate lang. So parang hirap ng ginagawa. Sana next time, ano, mas malaki. Nag-suggest, next time po yung mas malawak na. Parang restaurant. Kasi yung dami lagi pumipili. Excited po kami matikman. Sana next time, mas malaking space. Hindi mo si Andre. Lawak kay Andre kasi akala buti. Shout out po kay Ma'am. Siya po yung nagsabay sa amin. Ma'am, we love you. Heart, heart. So guys, nandito na tayo ngayon sa isang milk tea shop kasi medyo pagod na din ang lahat. Kanina pa kami nakatayo since sabi ko nga kanina matagal. Pero ito na ang ating fried Xiaolongbao. Sana masarap siya. Excited ako matikman. And special thank you nga pala, syempre, kay ate na taga Cebu na nagsabay sa amin para bumili nito kasi cut off na kanina. Papakita ko yung itsura niya sa inyo ng mas malapit. Wow, diba? 5 pieces, 125 pesos. Titikman na natin. Here is the food. Yung texture niya, guys. As in, fried pala talaga siya. Hindi ko lang nakita kung parang hindi mantika yung kanina eh. Parang water. Doon siya fina-fry. Or baka, tinutaw muna siguro siya para lumambot. Tapos saka siya ipo-fry. Ang sarap niya. Kailangan ko muna siyang maramdaman lahat eh. Sobrang sarap niya. Tapos yung fact na merong mga part na sunog, which is ako gusto ko ng mga toasted, ang sarap niya. It is worth it. Tsaka mura niya para sa ganitong quality ng Xiaolongbao. Sobrang sarap. Sakto lima to. Sa akin lahat. Guys, tikman niyo na. Tsaka ang sarap kasi, merong laman sa loob eh. Meron siyang sabaw. So, ang galing na naka-fry siya, pero sa loob, hindi nawala yung sabaw. Nandun pa din siya. Mas masarap siya pag buo mong kakainin kesa yung kakagatin mo muna ng kalahati. Sarap. 1 million. Di ba? Parang may pumuputok na siya sa bibig. Di ba? Hindi ka makaka-react ka agad. Parang kailangan mo siyang patagalin at nguyain talaga para mas malasahan mo. Okay, so next. Ang galing. Commercial pala to. Hindi ako na-inform. Commercial ng mouthwash. Meron siya dun sa kanya. Yung sa Bowley Stereo. Ano masasabi ninyo? Sobrang sarap. So itong nakain natin, ito yung pinakamasarap. Okay, so ang galing kasi yung wrapper niya, makapal siya. Hindi siya yung usual wrapper lang. Iba talaga pag yung, ano ba to? Yung Chinese. Yung wrapper niya is pang-exchange gift. Na may design. Ang sarap niya kasi yung texture ng wrapper niya pag kinain mo, parang magiging medyo malagkit, ganun. Para siyang rice cake yung feels niya kapag kinuya mo na yung wrapper. So, ang sarap niya guys, worth it. Sana dumami po yung branch niyo ng ano, Binondo Bites. Nang makakain naman kami sa Makati. Hindi na Binondo Bites. Makati Bites. And for our milk tea. Nag-order ako ng winter melon dito sa Share Tea. So guys, ayan, magpapahinga lang kami ng saglit. Tapos mamaya tatanungin ko sila kung ano yung pinaka-pinaka masarap sa kanila na natikman namin sa araw na to. We're just gonna rest for a bit. See you later. Naglalakad na muna kami pabalik sa parking namin. At sobrang weird kasi kami lang yung taong naglalakad ngayon dito. At guys, nandito na kami sa Jones Bridge.
dito at Potek, sobrang ingay na mga dumadaan. Pero ayan, we are done with our Binondo food trip dito sa Manila. At ngayon, tatanungin ko ang aking mga kasama kung ano ang top 1, top 2, at top 3 para sa kanila. Let's go! So, aking top 3 is yung Hopia. And then, yung top 2 is yung Ube Pao. And then, yung top 1 is yung Xiaolong Bao. Yes. Ang number 3 is yung Xiaolong Bao. Ang number 2 is yung Shou Pao. And yung 1 is Fraglets. Yan. For me, ang number 3 ay yung Ube Shou Pao. Number 2 ay yung Fraglets. Yung number 1 is yung Xiaolong Bao. Yung number 3 ko is yung Shou Pao, Ube Shou Pao. And number 2 ko is Xiaolong Bao. And ang number 1 ko is yung Hopia. Okay, so ako naman, syempre, pinakalas na magsasabi. Ang top 3 ko ay Xiaolong Bao. Top 2 ko is Hopia. At top 1 ko ay Ube Pao. So, sobrang sarap naman lahat ng mga nakain namin dito sa Binondo. Kung nagbabala ka man bumisita dito, i-try mo na rin lahat ng napuntahan namin. Ayan, dito ko na po tatapusin ng vlog na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed it. If you did, please like and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Thank you guys sa mga kasama ko! Let's go!